Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay October 10, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 405 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Itong low pressure area nito ay may posibilidad na ma-develop at maging isang tropical depression within 48 hours. At nakikita natin na yung pagkilos nito ay westward or pakanluran patungo dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kung saan magdudulot nga yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Maaari yan bukas at sa mga susunod pang araw. Samantala, sa kasalukuyan, shear line ang nakakaapekto dito naman sa bahagi ng extreme northern Luzon. Ito yung pagsasama ng mainit at malamig na hangin, kung saan ngayong gabi hanggang sa susunod pang araw, ina-expect natin na yung epekto nitong low pressure area maging ng shear line ay magdudulot ng mga pag-ulan. Posible yan mga malalakas na mga pag-ulan dito sa area ng northern Luzon. And also, ito nga ang magdudulot or magiging mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguhon ng lupa. Samantalang ngayong gabi, no, makakaranas na ng mga pag-ulan yung area ng Batanes, Cagayan, Isabela, and also yung mga lalawigan din ng Apayao, Kalinga, Abra, and also yung bahagi din ng Mountain Province at Ilocos Norte, kung saan paalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto dahil meron tayong posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dulot nga ng mga pag-ulan na epekto nitong LPA at ng shear line. Samantala, meron din tayong isa pang low pressure area na minomonitor dito naman sa labas pa ng ating area of responsibility. Itong LPA na ito ay meron ding posibilidad na maging isang bagyo. At nakikita natin na ito ay papasok sa loob ng ating area of responsibility, posible yan in the next 2 to 3 days. At sa kasalukuyan, wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At para sa magiging lagay ng panahon bukas, araw ng Martes, maulap pa rin na kalangitan at meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan dito sa bahagi ng Batanes, Cagayan, Isabela, and also sa bahagi din ng Ilocos Norte, sa bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, and Mountain Province, kung saan paalala po muli sa ating mga kababayan, maging alerto po tayo at mag-ingat dahil magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil posible po tayo o makakaranas po tayo ng mga malalakas na pag-ulan na dulot nga ng epekto ng LPA at ng shear line. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bukas ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated or pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat tulad yan ng mga localized thunderstorms. And generally, magiging fair weather po yung ating panahon dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, maliban na lamang yan dito po sa area ng Northern Luzon. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap din yung kalangitan at meron lamang tayong mga mararanasan na isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan ay meron tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa mga dagat baybayin ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur, kung saan hindi muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin, mga isla, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also sa mga maglalayag naman dito sa dagat baybayin ng Isabela and also ng Aurora ay iba yung pag-iingat po dahil magiging maalon din yung lagay ng ating karagatan sa mga nabanggit po na lugar na iyan. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa,
dito sa Metro Manila in the next 3 days or by Wednesday hanggang sa Biyernes or Friday. Naasahan natin na meron lamang tayong mga isolated na mga pag-ulan, but generally, fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga biglaang pag-ulan or mga panandaliang pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City, bukas na-expect natin na medyo mataas pa din yung chance ng mga pag-ulan, but sa umaga or meron tayong period na masisilayan pa rin natin yung araw, but meron tayong mga mataas pa din ng chance ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. And ang ating mga regional offices po, nagpapalabas yan ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol po sa mga pag-ulan na ito. Ang agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 16 to 24 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, Metro Cebu at Metro Davao, by Wednesday hanggang Friday ay meron lamang din tayong mga ine-expect or mararanasan ng mga isolated or pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Legazpi ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu ay 25 to 32, Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay lulubog mamayang 5:40 ng hapon at sisikat bukas ng 5:47 ng umaga. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA, at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang hapon po.